Dahil malakas ako today, sabi ko kailangan na may record lang. Hindi ko lang kailangan ko po-post sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungaling. Anyway, short lang. Pagkatapos ng election, May 2022, okay naman ako. Wala naman ang nararamdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So May 2024, off lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun ang mga gusto natin. So for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although, ang feel mo lang, lagi lang may mabigat. Parang lang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa mga... Meron tayong projects sa Virtually Advanced, sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, dalawang beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre Virtually Advanced, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad eh, para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko, ng mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nahihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, nawawala yung muscle, lumilit ang mga kamay. In-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali, wala pang 1 year ago, doon ako nag 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'ng naramdaman, pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ng likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy, biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit, mga T10. T10, thoracic 10 dito. Thoracic 10. So dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag finalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago. 8 months, siguro, maybe up to a year ago. Doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi, mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok, nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit siya na sakit. Yan lang ako pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon.
1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko, dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko, biglang tumaas dito. Medyo lumalo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito, biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganun? So, mga 1 year ago na nga, na yan siya lang mabagal ay nalang. Hindi ko pwede magsalita dito. I-splice na lang. Shortcut ko na lang. Hindi mo na lang. Nakapagod po. Nakakimo ako yung nakakimo. Pero ayoko loko yung fair followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nasaan na ba ako dito? Then after you had back pain,